Magandang good afternoon for today's video. Halina at samahan nyo kaming tikman itong napaka-fresh, napaka-healthy at talaga naman napaka-aromatic flavors ng mga Vietnamese cuisine dito sa Makati. At alam nyo ba na Vietnamese talaga ang nagpe-prepare dito, kaya naman makasisiguro kang authentic ito. Bukod nga sa kanilang mga food pwedeng-pwede ka rin ditong mag-relax at umigop ng nagsasarapan nilang kape. Napakiramdam mo nakarating ka na rin sa Vietnam dahil sa kanilang Vietnam brewing techniques. Dito nga yan sa Pau Cafe 174 Yakal Street AGS Building Makati. At pagpasok nga namin dito sobrang maaliwalas ng lugar. Napakalawak at talaga namang nakaka-relax ang sarap tumambay dito. Lalo na kung gusto mong mapag-isa ha. Nag-order na nga kami ng kanilang bestseller na Pau Transparent at yung ang noodles. Yung lasa ng sabaw nanunood sa mismong noodles. Madami din ang beef na malinamnam at manipis ang kas. Pas pa yung mga ekstrang gulay pa yan kagaya ng toge, cilantro, Thai basil at coriander. Sobrang fresh feeling ko, ang healthy ko. May kapartner din yung bagel twist or bread nila. Dito pa lang busog na busog ka na. Meron ding fresh spring roll na sobrang nagustuhan namin, ang ganda ng pagkakaprepare, sobrang linis, perfect talagang kapartner ng fish sauce. At yung kanilang roasted duck na medyo hawig din sa timpla ng mga natikman namin Chinese restaurant. Medyo chewy na malinamnam at nanunuot ang mga panlasang mga lagay. Ang sarap sana sa rice pero ang partner pala nito banh mi. Siyempre hindi din mawawala ang kanilang sandwich, pork barbecue banh mi. Ang aming napili at di kami nagkamali, ang sarap talaga ng bread nila, toasted outside pero ang lambot sa loob, plus pa yung smoky barbecue nila at mga gulay. Sobrang nakakapusog talaga dito. Beef po, tikman natin. Sarap lang yung mga Vietnamese food, parang very fresh sila. Laging may mga gulay. Nilalagyan daw ito ng lemon at saka mismong kalamansi. Mint leaves. Chili oil lagyan natin. Tapos mix na natin yan. Tikman na natin. Grabe, mas sumarap nga siya pag may lemon at saka kalamansi. Tapos itong yung mga daon-daon. Tara. Lang pwedeng isama na bread ito. Masarap. Dito naman tayo sa spring roll. May kasamang peanut sauce. Sarap yung peanut, very light lang. Tapos may buo-buo pang peanut, spicy konting-konti. Tapos meron din sila ditong... Mas gusto ko dito na kasaw-saw. Kasi may suka siya konti, tapos yung alat konting-konti lang. Sarap. Roasted duck. Sarap nung pagkakatimpla niya, tapos hindi malansa, so malinis yung pagkakaluto. Yan. At yung kanyang sauce. Mas lalong lumabas yung flavor. Ang sarap ng sauce, medyo may pagka-spicy. Tapos ito yung ka-partner niya, so bread yung ka-partner. Naghanap sana kong rice eh. Sa drinks marami ding gaya nitong mango smoothie at watermelon with chia seed. Pero sa lahat ng ginamit na prutas at hindi din masyadong matamis, sobrang healthy ko talaga ngayong araw. Siyempre sinubukan din namin ang kanilang kape creamy salt coffee na kaya kang ipaglaban hanggang dulo. At yung creamy egg coffee, malalasahan mo yung creaminess niya dahil sa egg. Pero nandun pa rin yung tapang ng roasted coffee. Chocolate latte na sobrang nagustuhan ni Dali Berry. Chocolatey, hindi matamis, perfect sa kanilang dessert blueberry cheesecake at yung tiramisu. Open sila ng 22 hours from 6 a.m. to 4 a.m. everyday. 2 hours lang silang sarado for cleaning time syempre. At meron din silang Pau KTV na pwede kayong mag-chill habang nagkakantahan sa second floor lang ng Pau Cafe yan. Shout out nga pala kay Joshua Galvez at sa ibang mabait at very professional na staff nila. So paano? Hanggang dito na lang. Paalam!